Yes, nagbabalik po tayo dito sa Showbiz Unlimited. And of course, kagabi lang, Kuya Romel, ay ginanap ang Binibining Pilipinas sa 2015. Diba? So, medyo nagkaano nga yung year, diba? Dahil dapat last year pa si MJ Lastimosa. Alam naman natin ang Binibining Pilipinas ay every year ng September, October. Pero last year ay ginanap ito ng January na supposedly 2013 noong October dahil nga sa kawalan ng budget na sila sabi. Kaya si MJ umabot na ng 27 years old. So anyways, ang nanalo po kagabi ay dating Star Magic Talent. Ito ay ka-batch ni Pauline Luna, si Pia Wards ba? Pero si Pia, ito po si Pia dati po Star Magic Talent na gumanap sa ano? Sa Bora. Ito yung kina Papa P, di ba? Kasama po ng dahang sa po yun. Pascual, Dieter Ocampo, kanya si Jericho Rosales, di ba? Ang pangalan niya hindi pa work. Ito yating real name niya, real surname niya. Pia Wurzbach. Kasi foreigner siya, di ba? So Pia, basta Pia, hindi lang ginagamit siya before nung artist pa siya ng investimento. Pero ito po, bago niya nakuha talaga yung title, nakatatlong beses sa sumari. Si MJ Lastimosa. Tatlo rin, di ba? Tatlo rin. Parang pinagbigyan. Pero hindi naman siguro deserving ba talaga napanood mo? Mahusay sumagot, okay yung katawan, okay, lahat. 2013 po nung una siyang sumali at naging first runner-up. 2014 naman ay hindi siya umabot sa top 5. Sa top 5. Hindi nakapasok to think na first runner-up na siya noong 2013 na pwede ito 2014 siya na dapat ang title isang hakbang na pero Lord. Kaya ka pero sinisisi nga po diba na kung natatandaan nyo siya lang ang bukod tanging contestant na ang tanong na nanggaling kay Senator Angara ay Tagalog. Kaya medyo hindi siya pinalad dyan at ngayon naman third year niya ay nasungkit niya na ang kanyang corona. Siguro parang ano, habang tumatagal ng taon, patagdagang taon, parang paganda siya, paganda pa, sexy na pa, sexy. At talagang this time siguro pinaghandaan niya ng mabuti. Correct. Para masungkit niya na yung titulo na nangyari nga, di ba? Yes. For 3 years, 3 consecutive years na sumali po itong si Pia, finally, nakuha niya na talaga yung titulong Binibining Pilipinas 2015. Kaya siya po ang magiging representative ng Pilipinas sa susunod na taon. Kung si MJ hindi nanalo, hindi nakapasa sa top 5, sana this time, no? Mapasok na ulit si Pia naman. Correct. Ang second runner-up siya. Ang second runner-up po ay si Kimberly Suiza. Binibining Pilipinas Tourism naman si Anne-Lorraine Collis. Okay, ang tinanghal naman po, Binibining Pilipinas Intercontinental. Oo. Si Christeline. Christeline. No? Christ. Christeline McGarry. Siyempre, ang Miss University Awards back, Binibining Pilipinas International. Janice Lobina, Binibining Pilipinas Supranational. Rogeline Katakutan. And her personal apo si Hannah Ruth Season. And of course, ang pinakakaabangan na ang pabangkin ni Melanie Marquez na sinabi nga win-win na she has all, the deserve daw na manalo. She has, sabi niya, she has all the ingredients. Sabi niya, kompleto. May heights, may talent. Maliit siya. Hindi maganda. Pero, maganda siya, pero hindi siya ganun katangkad. Pero pumasok mo sa top 5 o top 10? Ni top 10 wala. Ni top 15 hindi rin. Ay, gano'n. Nakakalawa. So, tatlong special prize lang, tatlong special prize ang kanyang nakuha. Miss Talent, ha? Si Pia. Oo. And ano, national costume. Ay, bongga. Nakuha niya. And she's so young. Ang tatlong special awards na nakuha niya. What is, buhat sa po yung Binibini Pilipinas. Oo, pero ang pangalan pala niya, Teresita. Ang Teresita name. Teresita Sen Marquez. Ayun, Binibini number 31. Oo. As win-win, si win-win. At ito naman ko siya tatlong special awards, di ba? Correct. Sa palpakonswelo, di bobo na lang yung ginawa. Joke. Hindi naman, pero deserving naman niya. Ang gata rin niya talaga yung costume niya. To think naman na nakakakuha ng tatlong awards, sana nakapasok, di ba? Oo. Nakakalungkot ang Porsche, malungkot niya si Alma Morena, di ba? Oo. Pero siguro po, kung si Alma Morena sa malang kapanahonan niya, panalo, napakaganda ni Alma. Ang tanong, matangkad ba naman si Alma? Meron din namang ano, Miss Universe ng Manila, pati si Colombia. Naging personal app dito sa Miss Universe. Ang ginawa sa atin dito, Miss Universe, personal app after ni ano, sa Smita Sen. Si Miss Colombia, medyo litliit talaga yun. Halos kasing tangkad mo lang. O malaki na ikaw sa
sa'yo ng konti, di ba? Ayan, so anyways, congratulations sa lahat ng winners Pilipinas, di ba? At ano ha? At sana makachamba. Correct. Sa pagsasimbang ba sa Miss Universe. At hindi na sana may issue yung sana i-consider din naman ni ano mo to, Mrs. Araneta. Ah, okay. I-consider niya na kasi medyo ang binatiko sa atin ay yung costume. Pangit daw ha. Hindi maganda raw na gown ni MJ Lastimosa kung bakit natalo ang Philippines, di ba? Sana i-consider na rin niya na talagang kumuha ng mga Filipino designers na talagang magagaling. Kasi di ba ang gown na sinuot ni MJ Lastimosa ay pinagawa niya sa kaibigan niyang designer sa Colombia. Oh, na parang sinasabi na hindi daw ginandaan dahil makakalaban Miss Colombia yung gown, di ba? So hindi naman siguro ganun, di ba? Nagkataon lang na yun, hindi maganda lang ang pass. Oo, pero sana nga, talaga i-consider na talaga ng mga Filipino designers na talaga ang mag-design ng mga gown. Eh, bakit naman sa dahil natin diba? Magagaling dito? Bakit naman sa ibang bansa pa? Oo, eh kasi ang friend niya yun eh. Oo, yeah. At least diba, nanalo si Pia, at sana nga, yun, may uwi niya yung corona. Correct. Next year naman sa Miss Universe 2015. At this year, correct. This year ang laban, no? Oo. Saan gaganapin yung ano? Hindi ko pa, yan ay hindi pa natin na-research. Okay. Anyways, congratulations Miss Pia. Oo. World, what's it? World's Back. World's Back. Parang ano, back, ano? Back, horseback riding lang ako dito kasi hindi ko kaya. Ang hirap bigkas na pala. Anyways, yeah. So after binibining Pilipinas, ha? Excuse me. Oo, after binibining Pilipinas, isa pa rin na panood natin kagabi talaga na natutuwa tayo. Yung Your Face Sounds Familiar, ha? Na trending po ngayon, pinag-uusapan po ngayon after The Voice yan. Kaya swerte na naman itong ABS-CBN dahil may tinututukan na naman ang mga manunood. Actually, ako pa noon, nung sabi ko, abangan kayo kasi parang maganda yung show, parang kakaiba. Pero hindi ko napanood. So hindi ko siya parang kalok-alike ninyo. Pero mas maganda sa kalok-alike, diba? Ang showtime. So ang ginawa ko, nanalo ay ang kamukha ni Bias. Na deserving naman kasi una pa lang, talagang siya na yung bet ko. Dahil nakita ko talagang hawig na rin, pati yung kilos, diba? Pati pananalita. So congratulations po dun sa Dabao. Vice ganda ng Dabao. Kasi na, balik na tayo sa Your Face Sounds Familiar na hindi ko napanood pero tininawagan sa YouTube. At tuwang-tuwa ako kay JR. Kamukha niya po si Pepe Smith. Pati yung magsalita, yung mannerism, yung kilos niya, pinag-alala. Kaya nung napanood sa YouTube, standing ovation siya, di ba? Sharon Cuneta, si Jed Madela, Gary Balenciano, yung mga jurist, yung sa tao sa kanila. Nagtayuan, di ba? Yes. Kasi no, bip, kamukha niya. Tapos sabi niya, Nibili, huwag ka lang magsalita, di ba? Na hindi namin isipin na ikaw si Jer. Pero nung in-interview siya ni Billy Joe, kaboses pa rin. Tapos sa iyo, magsalita ka na ng Jer, hindi sa nang salita. Yung kagabi pa, hindi ko napanood, sino yung mga performance kagabi? Hindi, yung kagabi, hindi ko napanood si Melay na nag-Nora Unorda. Oh. Pearly Shells. Oh. Si Julie na magdangalan ng Lady Gaga. Okay. Ito naman si Edgar Allan Guzman na pangalawa sa voting, ha? Oh. Ay nag-Usher naman. Usher yung singer. So, ibig sabihin ba, voting text votes na naman ang nangyari. Kaya ba, pagka nakapili na po ang jurors ng apat, yung nasa final sa doon kasi ng top 4, doon lang magbobotohan. Oh, pero may say pa din yung mga judges. Okay, may say. Tapos ito, plus, divided by 2. So, ang nanguna sa text votes ay walang iba kundi si JR bilang si Pepe Smith. At si number 1 siya sa ranking. Number 2 po si Edgar Allan po. Ang pinaka sabi niya, kasi si Mama ang tinanungan ko, no? Ang pinaka huli daw itong si Tuti na Tuti Karingal. Karingal na nag Freddy Aguilar. Yung okay. Isilang ka, hindi niya kasi nakuha talaga din hindi yung boses ni ano eh. Parang siya lang din, no? Hindi naman. Kaya lang, alam naman natin iba ang estilo ni Freddy Aguilar. Yung parang gumagano yung bibig pag... Eh si ano, kaya yun eh. Anyway, bago po tayo magpatuloy sa ating Showbiz Chikan, magbabalik po ang Showbiz Unlimited!